Hello mga Kinspart! Kamusta kayo? Welcome back to my channel at sa vlog natin ngayon mga Kinspart ay pag-uusapan po natin ng tatlong paraan para kumontak ang lalaki sa'yo. At kung handa na po kayong lahat mga Kinspart ay mag-start na po tayo at muli, be inspired! At ang unang paraan para kumontak ang lalaki sa'yo is mag-no-contact ka din sa kanya. Opo mga Kinspart, alam nyo mga Kinspart sa mga ganyang sitwasyon ay patigasan yan eh. Pataasan ng pride, patiisan ka Kinspart. Kaya mga Kinspart, kapag ipinakita mo sa isang lalaki na masyado kang mahina, tapos hindi ka makatiis sa kanya, tipong call ka ng call or message ka ng message sa kanya, inukulit mo siya, ay mas lalo po yung lalayo kay Inspart, mas lalo kang i-ghost niyan. Mas lalong hindi yan ko-contact sa'yo kay Inspart sapagat pinapakita mo yung value mo sa kanya, na ganyan ka. Pero mga Inspart, huwag kang magpatalo. Tulad nga ng sinabi ko kanina, patigasan yan, pataasan niya ng pride kay Inspart. Hindi niya makikita ang halaga mo at hindi siya lalambot kung habol ka ng habol sa kanya kay Inspart. Kung talagang pinipilit mo yung sarili mo sa kanya. Totoo yan, Kinspart, ganyan yan eh. Oo, Kinspart, ganyan yan ng takbo ng sa pag-iisip ng tao. Kaya Kinspart, ang gawin mo ay mag-no-contact ka din sa kanya upang kailangan Kinspart, pag nag-no-contact ka, sigurado ka. Hindi yung mag-no-contact ka sa umpisa ka lang magaling, sa umpisa ka lang matibay. Ang paggamit ng no-contact rule ay kailangan magkaroon ka ng matatag na kalooban, magdesisyon ka na talagang paninindigan mo yan. So pagkatulad nga ng sinabi ko kay Inspart, patigasan yan. Kailangan manalo ka kay Inspart, mag-no-contact ka rin sa kanya upang mapag-isip siya, ma-curious siya. Kailangan magkaroon siya sa isipan niya ng mga pagtataka. O mga Inspart, pagtataka, pag-iisip sa'yo na bakit hindi ka naghahabol, bakit hindi ka kumukontak sa kanya, bakit hindi ka man lang nagme-message? Ano bang nangyari sa'yo? Meron ka na ba kagad iba? Ganun yung mga isipin niya sa'yo kay Inspart. Kailangan mag-isip siya sa'yo kung bakit hindi ka nagko-contact sa kanya tulad ng ginagawa niya. Upang kay Inspart, ang lalaki ay matrigger o kaya naman eh, talaga namang unti-unti ay sa loob-loob niya. Gustuhin niya na kumontact sa'yo sapagkat marami na siyang naiisip tungkol sa'yo kay Inspart dahil hindi ka nagpaparamdam. Ang inaasahan kasi ng mga yan ay kukulitin mo sila o kukulitin nyo sila o kukulitin mo ang partner mo. Yan ang inaasahan sa utak ng mga yan. Isipin yan, abulin ako nito. Mahal ako nito eh. Nagagopuhan sa akin to eh. Patay na patay sa akin to eh. Kukontak yan. Eh, tingnan natin ngayon. Pag ginamitan mo rin siya ng no contact rule, tingnan natin kung sino talaga ang kukontak sa inyong dalawa kay Inspart. Kaya naman ang unang paraan para kumontak sa'yo ang isang lalaki o ang taong gusto mong kumontak sa'yo ay kailangan ka Inspart, ay mag-no-contact ka din. Tulad ng ginagawa niya at kailangan maging matatag ka at iisin mo hanggang sa magparamdam na siya sa'yo at hindi na siya makatiis ka Inspart. At ang pangalawang paraan mga Inspart para kumontak ang lalaki sa'yo is improve yourself. Opo mga Inspart, kung gusto mo na talaga namang gustuhin niya na magparamdam mo, kumontak sa'yo kay Inspart, ay kailangan may value ka. Opo mga Kinspart, paano may value? Kay Inspart, hindi niya babalikan o kaya naman ay hindi siya magpaparamdam o hindi siya kukontak sa kung paano ka lang niya iniwan, ganun ka pa rin. Hindi kay Inspart. Patunayan mo sa kanyang hindi ka patapos. Magpaganda ka. I-improve mo ang sarili mo. Magpa-sexy ka. Magkaroon ka ng maraming kaibigan o manliligaw. O kaya naman i-improve mo ang career mo kay Inspart. Maging masaya ka kasama ang pamilya mo. Ipakita mo na kaya mong mag-improve kahit lumayo siya. Kaya mong i-improve ang looks mo, ang sarili mo, ang personality mo, at ang buhay mo kahit hindi siya magparamdam at kahit wala siya. Upang magsisi siya at mag-isip siya sa kanyang sarili kay Inspart. Na yung iniwan niya ay isa palang ginto, ay isa palang may value yung babae. Kailangan magkaroon ka ng value. Kung hindi man siya kumakontak sa'yo, mag-focus ka muna sa sarili mo sapagkat ka-inspired. Ang karamihan sa inyo, ang karamihan sa mga tao
mapababae man yan o lalaki, kapag ka hindi kumakontak ang taong mahal nila, ay napapabayaan ng sarili at masyado nang iniisip-isip kung paano sila magkakaayos ng taong mahal nila. Ang isa sa mga sikreto kay Inspired, hindi mo kasi mapipilit yan eh. Okay, Inspired, una o, gagamitan mo siya ng no-contact rule. Pero kay Inspired, hindi yan kasi 100% talaga. Pero malaki ang posibilidad. Pero ang isa sa pinakakailangan mong gawin bukod sa no-contact rule, at kung gusto mo talagang kumontak o bumalik siya sa'yo, ay kailangan magkaroon ka ng value kay Inspired sa mga mata niya. Kaya kailangan i-improve mo ang sarili mo. Paano kanya babalikan kung yung iniwan niya ay ganun pa rin? Oo kay Inspired, pero gugustuhin niyang balikan yung tao na nag-iba na. Gumanda, sumeksi, nag-improve ang buhay, dumami ang kaibigan, tumaas ang status sa buhay, naging masaya, at iba pa kay Inspired na dahilan para gustuhin niyang makumontak sa'yo at bumalik sa'yo dahil nag-improve ka. In-improve mo ang sarili mo kay Inspired. Yan! Yan kay Inspired ang magiging dahilan niya sa kanyang sarili para muli siyang bumalik sa'yo. Kasi mahihirapan niyang magdesisyon na bumalik sa'yo kung ganyan ka pa rin. Kung hindi mo in-improve ang sarili mo, at ang mas malala ay bumaba pa ang value mo. Kakaisip sa kanya dahil na-stress ka nga eh. Dahil na-depress ka nga eh. Kakaisip sa kanya dahil nalungkot ka. Dahil nasaktan ka. Kay Inspired, sinasabi ko sa inyo minsan, pag nag-focus ka sa lalaki, mas lalong lalayo yan sa'yo. Pero pag nag-focus ka sa sarili mo, eh yan ang mag-ahabol sa'yo kay Inspired. Kaya improve mo sarili mo, sapagkat isa yun sa mga sekreto o paraan para ang lalaki bumalik o kumontak na sa'yo kay Inspired kapag nakita niya na high value ka na kay Inspired dahil in-improve mo ang sarili mo. At ang pangatlong paraan mga kay Inspired para kumontak ang lalaki sa'yo is mag-post ka sa social media ng mga interesting na bagay tungkol sa'yo. Opo mga kay Inspired, isa rin yan sa mga paraan upang magkaroon siya ng dahilan sa kanyang isip at loob-loob niya na kumontak sa'yo. Sapagkat makikita niya o mababalitaan niya sa mga FB friend ninyo na friend mo tapos friend din niya, dahil maaaring sabihin natin naka-unfriend ka o kaya naman naka-block ka sa partner mo dahil nga nagtalo kayo, kaya dahilan kung bakit hindi mo siya makontak at hindi ka rin niya kinokontak. Pero kung may friend siya na friend mo rin sa Facebook, yun ang makakita ng post mo at yun ang maaaring magsabi sa kanya nang pinost mo sa social media. Sasabihin nun, pare, o tol, nagpost sa Facebook yung ano ah, yung girlfriend mo ah, o yung ex mo ah, o yung partner mo dati ah. Okay yun tol, eto, baka ipakita niya pa nga yung post mo eh. Kasi friend kayo, friend niyo pareho yun sa FB. Kaya maganda na yung mga friends niya sa Facebook, ay kailangan i-friend mo din. Okay, Inspired. Para kahit i-block niya, yun ang makakita ng mga post mo. At yun nga mga Inspired, social media, Facebook, kahit sa YouTube, kahit sa TikTok, o sa Instagram kay Inspired, sa Twitter, kung saan mang social media yan, mag-post ka ng mga interesting na bagay tungkol sa'yo, na siyang magpapaisip sa kanya tungkol sa'yo, sapagkat kay Inspired, isa yun sa mga paraan upang ang lalaki ay mapaisip na kumontak sa'yo. Kay Inspired, halimbawa na lang mag-post ka sa social media ng yun nga, yung mga maganda mong picture o yung mga nagta-travel ka, ini-enjoy mong sarili mo, marami kang kaibigan, kasama yung dun sa post mo, kasama mo yung pamilya mo, masaya ka, pinapakita mo yung nangyari sa buhay mo na maganda, nakabili ka ng ganito, o maganda yung suot mong damit, at iba ba ka-inspired na interesting na bagay, o may gumawa ka ng sarili mong video, o TikTok video, o kung ano man yan ka-inspired na pwede kang mag-trending, at sa mga iba pang mga pwede mong i-post sa social media ka-inspired na magpapahanga sa'yo sa kanya kay Inspired. Ahanga ang kanya dahil sa post mo na yon. At talaga naman kay Inspired, magiging proud siya at baka magsisi pa siya na ito ba yung babaeng iniwan ko? Ito ba yung babaeng ayaw kong i-contact? Ito yung post niya, ang ganda. Ito yung mga pinopost niya, interesting na bagay. Masaya na siya ngayon. Na-improve niya na yung sarili niya ngayon. Talaga namang ibang-iba na siya tulad ng dati. O po mga Inspired, kailangan mag-post ka sa social media ng mga interesting na bagay. Halimbawa, nasa gym ka, nag-exercise ka, sumisexy ka na, nagpo-post ka ng mga picture mong medyo pawis-pawis ka. O mga Inspired, iba pang mga pwede mong i-post sa social media
na talaga namang magti-trigger sa kanya o magiging dahilan upang kontakin kanya kay Spark. Dahil sa mga post mo na yon na maaaring makita rin na mga kaibigan niya at sabihin sa kanya kay Spark. Kaya mga Spark, isa yan sa mga sikreto o paraan upang kontakin ka na ng lalaking mahal mo. Mag-post ka, gamitin mo ang social media. Para saan pa yan? Mag-post ka social media ng mga interesting na bagay na pwedeng magpa-attract sa kanya sa'yo kay Spark, na pwedeng maging interesting ka muli sa kanya kay Spark upang makuha mo ulit ang pansin niya kay Spark. Dahil sa mga pinopost mo na magaganda, interesting, improved na mga bagay tungkol sa'yo at sa buhay mo kay Spark. So mga Kinspark, yun lang po. No? Maraming salamat po mga Kinspark sa pagtapos ng vlog na ito. Please huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay pasubscribe na po mga Kinspark at click yun na rin po ang notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po akong upload. Maraming salamat mga Kinspark. Mag-iingat po kayong lahat. Mahal ko kayo. At muli, be inspired!